Isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa Daily Life, SCB Daily Life Streaming po, na maging kabahagi po sa pagbabahagi po ng mabuting balita. At unang-una ko pong pinasasalamatan ay ang ating mentor na si Pastor Wilbur Putial, kasama ng kanyang butihing asawa na si Pastor Jasmine, sa platform na pinagkaloob sa akin bilang kabahagi, makabahagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ganyan din naman, pinapasalamatan ko rin si Pastor Archie Basarte kasama ng kanyang asawa na napaka-supportive, na matyagang nag-aayos ng aming mga isinesend na turo na kung saan ay talagang binibigyan niya ng oras para ayusin ang lahat, para may present ng maayos po sa inyo ang mensahe na ibinababa o pinapahayag po ng bawat pastor na nabibigyan ng pagkakataon na makapagturo. Sa hapong ito po ay pag-uusapan po natin ay na kung saan ang aking tatalakayin po ay naging bahagi po ng buhay ko ng mga nakarang araw. Ito po ay karanasan po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hindi po ligid sa inyo, this past few days or few weeks ago ay nakaranas po kami ng matinding karanasan. Kaya itong mensaheng ito ay naging daan para, yung karanasan yun ay naging daan para mabuo itong mensaheng ito. At ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng sapat na kalinawan para mapaglabanan itong mga darating na kalagayan sa ating buhay. So ang ating pong tatalakayin po ngayon ay The Breakthrough Believers. So samahan niyo po akong basahin ang aklat ng Acts chapter 11 verse 19 to 30. So then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except the Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to Greek also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them. And a large number who believed turned to the Lord. The news about them reached the ears of the church at Jerusalem. And they sent Barnabas out to Antioch. They went, he arrived and witnessed the grace of God. He rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord. And for he was a good man and full of the Holy Spirit and of faith. And considerable numbers were brought to the Lord, and he left for Tarsus to look for Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch, and for an entire year they met with the church and taught considerable numbers, and the disciples were first called Christian in Antioch. Now at this time some prophets came down then from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and began to indicate by the Spirit that there would certainly be a great famine all over the world. And this took place in the reign of Claudius, and in the proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send a contribution for the relief of the brethren living in Judea. And this they did, sending it in charge of Barnabas and Saul to the elders. So, basahin ko po sa Tagalog at para mas higit po natin maintindihan. Ang sabi po rito sa Tagalog, ang mga mananampalataya ay nagkaiwahiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Sama sila makarating, ipinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at taga-Cyrene. Pagdating sa Antioquia, ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso.
Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia, isang taon silang nanatili roon sa nakasakasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan Agabo at ang kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangaral nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpastiyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Hudyo, sa Judea, ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan nila ni Bernabe at Saulo. So, mapagpalain ng Diyos ang mensahe ng ang salita ng Diyos na ating narinig ngayon. So, ito po yung mga karanasan no po ng mga apostol sa mga panahon na kung saan sila ay dumanas ng tinatawag na persecution. During that time, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay buhay po ang nakataya upang maibahagi po ang salita ng Diyos. Tulad po na nangyari kay Stephen na kung saan ay nakaranas ng stone to death habang siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos ay siya po ay pinersecute at namatay sa pamamagitan ng bato. Gayun din naman, hindi lang po yun. Kaya yung marami po mga Kristiyano po sa panahon noon, ng mga apostol noon na talagang masasabing matapang ka na kapag ikaw ay humarap ng, sa kabila ng persecution ay talagang tatayuan mo yung salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala kung sa panahon ngayon, yun po ang mangyari. Di ko lang po alam kung ilan po sa atin sa panahon ngayon ang pwedeng tumayo na handang mamatay para sa salita ng Diyos. And I hope dati sa ating tribo ay ito po ang magiging kalagayan o ng kanilang mga puso para sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi po maging hadlang ang persecution para po may bahagi ang mabuting balita. Hindi lang po 'yon basta yun lang po, hindi lang po ang persecution ng kanilang karanasan. Naranasan din po nila ang tinatawag na Great Famine, no? Bagamat nagkaroon po ng tagutom, pero hindi po naging lisensya para huminto sila sa pangangaral. Hindi po naging lisensya para hindi sila maging pagpapala sa lugar na kanilang kinalalagyan. Hindi po naging lisensya ang mga mananampalataya noon, hindi po naging lisensya ang karanasang magutom o ang kawalan para ang mga mananampalataya noon ay hindi makapagbahagi ng pagpapala para sa iba. So, yun po yung mga karanasan po. At isa pa sa pinakamabigat na karanasan yung intense pressure. Sa panahon nila, dumanas sila ng intense pressure sapagkat samot-saring karanasan ng persecution, samot-saring karanasan ng tagutom. But despite of those experiences, they proved that there is no amount of persecution, great famine, and intense pressure that could hinder them in finishing their assignment. So makikita po natin, hindi po naging lisensya ang lahat ng yan. Bagkos, naging matapang sila, naging matatag sila para harapin ang tinatawag na hadlang na ito para hakbangan ang lahat ng karanasan ito para sila ay patuloy na gumampan sa kanilang mga assignment. No, matapos ang kanilang assignment. So makikita po natin na despite of intense pressure, they love the ability to move under intense pressure, allowing God to fashion their character and race. Ano po yung makikita po natin dito? Sabi dito sa Acts 11 verse 19. So then, those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except to Jews alone. Nakikita po natin, despite of dun sa karanasan na nakita nila sa panahon na si Stephen ay namatay, no?
na nakaranas ng stone to death, na kung saan ay talagang pinagbabato. At yung karanasan yun ay pwedeng maging tatak sa isipan o maging trauma sa mga disipulo, na kapag sila din ay nagturo ng salita ng Diyos, pwede rin mangyari sa kanila ito. Pero despite of that, hindi po sila nahandangan. Umalis man sila sa lugar na pinangyarihan, pero hindi pa rin naging lisensya yung karanasan yun para tumigil sila sa pagtuturo. Umalis sila sa lugar, bagkos, paglipat nila sa ibang lugar, ipinangaral pa rin nila ang salita ng Diyos. So, no amount of persecution can hinder dun sa kanilang, could hinder sa kanilang mga desires, sa kanilang mga puso para ituro o ipangaral ang mabuting balita. Ano kaya ang meron sila? Ano kaya ang klase ng pagkatao meron sila? They were not chocolate soldiers who melts under the heat of the sun. Hindi sila mga katulad ng sundalo, ng chocolate soldiers, na kung saan kapag naiinita, natutunaw. Sabi nga ng ating mentor na si Pastor Wilbert Butial, na kung saan ang isa sa mga Kristiyano na makikita natin na hindi gaano katatag ang pundasyon na itatag, ay para sila mga chocolate soldiers, no, na pagdating sa intense pressure ay lusaw. No, lusaw ang kanilang pananampalataya. Ako po ay may anak, no po. Hindi po ligid sa inyo na ako po ay may anak na Marines, no po. At kung makikita po ninyo na sa ngayon ay medyo okay yung katawan, itsura ng aking anak. Pero nung mga panahon siya ay nagtitraining, talagang masasabi kong napakabigat ng kanyang pinagdaanan. Sapagkat nung unang buwan ng kanyang pagtitraining, ako po ay kami po ng pamilya ko ay napayagan na makabisita. Pero dalawa lang po kami mag-asawa ang pumunta. Hindi ko po kayang harapin o kausapin ang anak ko during that time. Dahil sa tuwing nakikita ko ang itsura ng aking anak, para akong maiiyak. Emotionally, bilang tatay, nakakaramdam po ako ng sakit ng kalooban dahil sa itsura ng aking anak sa panahon siya ay nagtitraining. At nung unang buwan na yon, ay talagang masasabi kong napakabigat ng training na yon. Bakit? Kasi isang buwan silang walang supply na pagkain. Bahala silang mag-survive sa kanilang mga sarili. Kaya ang itsura, ang resulta, halos ang itsura niya ay parang bungo na binalutan lang ng balat. Talagang sobrang payat, lubog ang pisngi, halos yung kanyang pagiging chinito ay hindi na chinito dahil sa lubog ng kanyang mata ay lumalabas na yung parang lumaki ng konti yung kanyang mata dahil sa pagkalubog ng kanyang mata. At grabe yung kanyang balikat, talagang yung pagka makita mo talaga halos mahaawa ka. Kaya nung mga time na yon, doon lang siya sa mama niya nagkikwento sa akin. Nagkikwento man siya pero hindi ako nagsasalita kasi pag nagsalita ako, tiyak tutululuha ko. Dahil sa hirap na nararamdaman ko sa nakikita ko sa anak ko. Ang kauli-ulihan to, no, bago ko umalis, no, bago kami maghiwalay, at ang kauli-ulihan salita ko na hindi na nabanggit sa anak ko, anak, kaya mo pa ba? Isang buwan pa lang sa nagtitraining noon, ang nasabi ko sa kanya, anak, kaya mo pa ba? So dito may papakita na hindi po ganun kadali, no po, ang pagsusundalo. At ang pagsusundalo po ay talagang kinakailangan talagang dumaan sa matinding karanasan ng paghubog. At dito, sabi nito, makikita natin yung kalagayan ng apostol ay parang sundalo. Kasi they were not a chocolate soldiers who melts under the heat of the sun. Matapos ng intense pressure, matapos ng persecution at great famine, hindi pa rin sila nagpatinag. Sabi nito, they are not chocolate soldiers who melts under the heat of the sun. Hindi po sila katulad ng mga tsokolating sundalo na kapag naiinitan. Marami pong Kristiyano ngayon na konting problema lang, ayaw na. Suko na. Marami pong mananampalataya ngayon. Nung panahon ng pandemic, ako po ay nalulungkot. Meron po ako, one time po ako po ay bumisita sa aking isa pong pasto na nagdala sa akin sa paanan ng Panginoon na siya po ay
isa sa tinuturing ko pong ama din po sa aking pananampalataya na kung saan ay talagang nagturo po sa akin kung paano maglingkod sa Panginoon nung mga panahon po kami magkasama pa. Siya po ay si Pastor Mervin Bakay. No, na one time po bumisita po ako sa kanya. Kami pong mag-asawa at nalungkot po ako sa kanyang istorya. During that time, lockdown pa ho noon nung ako po ay nakabisita. Panibagong pangalawa pong baba ng lockdown. Nung bumisita po ako, sabi niya, marami siyang mga kaibigan, mga pastor na ngayon ay hindi na nagpapasto. Dahil po sa kalagayan, no, sa sitwasyon na kung saan ay yung mga church na kanilang inuupahan ay hindi na po nila maupahan sapagkat wala na pong nagsisimba at hindi na po mapunuan yung pangangailangan ng pagbabayad ng kanilang monthly rent ng kanilang church. At ang ibang mga pastor ay naging driver na lamang po at ang iba ay namasukan. Yung iba po ay nagnegosyo na lamang po, binitawan na po. Dahil sa kanilang karanasan. So yun po, ang dami pong church na nagsara at talagang because of lockdown ay talagang marami pong pastor ang halos sumuko na po sa paglilingkuran sa Panginoon. Dito po makikita natin na hanggang saan yung kanilang pagsunod sa kabila ng kanilang karanasan na kung saan ay dumating sa punto na halos wala na talaga silang maipambayad sa kanilang upa, sa kanilang simbahan. Kaya naobliga silang ihinto na lamang ang kanilang pagsamba at ang iba ay namasukan na po ng trabaho. Ibang pastor po ay nag-driver na po, nag-tricycle driver yung iba, nag-driver po ng sasakyan yung iba at yung iba naman po ay pumasok sa mga kumpanya o sa factory para lang magtrabaho na muli at ibitawan ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami pong nakakalungkot po. Ito pong mga nagdaan. Hindi pa ho yan, great pa amin. Lockdown pa lang ho yan. At although total lockdown, pero bumigay na po ang maraming mananampalataya at lalo tigit ang mga lingkod pa ng Diyos sa panahong ito. Kaya dito makikita natin na kung saan ay yung karanasan ng pinagdaanan because of lockdown, ang nagtulak sa kanila para magdesisyon, mag-isip na itigil na lang o mag-stop na lang sila sa paglilingkuran sa Panginoon. But, ako po'y naniniwala kung na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay nakabase sa salita ng ating Panginoon na kung saan ay meron pong sustain o sustainable na word na nating natatanggap sa pamamagitan ng ating turo na napapakinggan katulad ng ating daily live streaming. Ito po yung isa sa pinaka magandang nangyari sa atin na tayo po, kung bakit po tayo nakasurvive, no? Sa karanasan tayo po ay nagkaroon ng total lockdown at nakaranas po tayo ng tinatawag na nawalan po tayo ng pagsamba every Sunday. At hindi po halos lahat namimit yung pangangailangan. Pero sa biyaya po ng Diyos, through our daily live streaming ng SCB, ay napunuan po yung ating spiritual na pangangailangan. At praise the Lord, during the lockdown, ang ating tribo po sa biyaya po ng Diyos, iba't ibang patotoo ang ating napapakinggan. Sa panahon ng lockdown, merong nakapagpapagawa ng bahay, merong nakabili ng sasakyan, merong nagkaroon ng negosyo, at ako po isa po sa nakaranas ng ganitong klase ng karanasan sa panahon ng lockdown. Kaya sa biyaya po ng Diyos, makikita po natin na kapag tama ang pundasyon at merong pong spiritual nourishment na natatanggap natin para to sustain yung ating pangangailangan spiritually, hindi po tayo bibigay. Maaring yung mga time na yon, yung mga ibang nabanggit ko po sa inyo kanina, ay maaring sila po ay maaring nandun din po sa maganda yung kanilang intention o motibo na magpastor o maging lingkod ng Diyos. Kaya lang, it's because dahil sa kakulangan ng mensahe na kanilang natatanggap,
Ito yung dahilan kung bakit nag-desisyon sila, kung bakit sila ngayon ay namasukan na lamang instead na maglingkod at maging empleyado ng langit, maging empleyado ng karya ng langit. At sa biyaya po ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ngayon po, masasabi ko that tayo ngayon ay hindi mga chocolate soldiers. Katulad ng mga apostol, hindi po sila. They love the ability to move under intense pressure, allowing God to fashion their character and race. Why? It's because they were not chocolate soldiers who melts under the heat of the sun. Ano pa? They are the new breed in the likes of Daniel. Sila yung mga bagong lipi o bagong lahi sa buhay ni Daniel, na kung saan talaga makikita natin na kahit sa kabila ng karanasan ni Daniel, makikita po natin, kung babasahin po natin yung aklat ng Daniel chapter 1 verse 1 to 9. Ang sabi nito, in the third year of reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the vessel of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessel into the treasury of his God. Then the king ordered Aspenas, the chief, his official, to bring in some of the sons of Israel, including some of the royal family and of the nobles, youth in whom was no defect, who were good looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding, discerning, knowledge, and who had ability for serving in the king's court. And he ordered him to teach them the literature and language of Chaldeans. The king appointed them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter the king's personal service. Now among them, from the sons of Judah, were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Then the commander of the officials assigned new names of them, and to Daniel he assigned the name Belshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. So makikita po natin dito, no, yung karanasan ng apat na lingkod ng Diyos na ito, na kung saan ay dumanas sila ng matinding pressure, na kung saan ay talagang sila po ay kinugkob, at nga itong apat na kabataang ito ay dumaan sa matinding training ng kung saan ay kinailangan nilang maging kabahagi sa paglilingkuran sa King's Court. At bago sila maging kabahagi sa paglilingkuran sa King's Court, kinakailangan nilang dumaan sa intense training po, na kung saan ay inihahanda para sa kanila, para bago man sila pumasok sa kaharian, magtrabaho sa kaharian, kinakailangan nilang pagdaanan nito. And praise the Lord and glory to God. Nakikita po natin kung paano nila tinanggap yung ganitong klase ng hamon ng buhay. Kung paano nila tinanggap yung ganitong klase ng paghubog, pagtitrain. At sa kabila ng lahat ng yon, makikita po natin yung bahagi ng paghubog na yon, ay makikita natin kung paano ito, ano yung dapat na hubugin sa kanila at ano yung dapat na maging sila sa panahon na sila ay inuhubog. Dito po makikita natin, they allowed training, no? They allowed themselves to undergo training to become more accurate in serving God. Para maging more accurate sila sa paglilingkuran sa Diyos. Hinayaan nila na sila'y hubugin. Bagamat sila ay believer, at itong mga naghuhubog sa kanila ay hindi mananampalataya, pero hinayaan nila ang kanilang sarili na sila ay magpailalim sa isang paghubog, na kung saan ay para masigit silang maging accurate sa kanilang gagawin paglilingkuran sa Diyos. Ang kanilang purpose ay hindi lang para maglingkod sa hari, kundi para paglingkuran ang Diyos na dakila. Ano pa?
to become more strong and effective leader. Para maging strong at maging epektibong leader. Kaya makikita natin napakatindi ng karanasan ito ni Shadrach, Meshach at Abednego na kung saan ay talagang si Belshazzar, Shadrach at Abednego na kung saan talagang napakatindi ng kanilang paghubog. At isang bahagi ng kanilang paghubog ay para patatagin, patibayin ang kanilang puso para mamahala someday. At maging epektibo silang leader. Marami po sa atin mga mananampataya. Konting problema lang, sumusuko na. Paano pa kaya ako sa training? Paano pa kaya sa paghubog? Kung sa konting problema nabigay ka na, kung sa konting problema sumusuko ka na, how much more kung ikaw pa'y dadaan sa matinding paghubog ng iyong pastor? Eh yung nga lang simpleng karanasan na ng kawalan, karanasan ng kung saan ay nasulsulan o nabiro ka lang ng biro na kung saan ay masasabi mong pwedeng ma-touch yung iyong emotion na sasabihin ay buwang agin yan, mga yan, mga buwang agin. Ay parang ang tingin mo sa sarili mo, parang ayaw mo na. Paano pa kaya kung ikaw ay dadaan sa matinding paghubog? Kung dito sa bagay nito ay hindi ka na naging epektibo, paano pa kaya pagdating ng oras na ikaw ay uhubogin na? Kaya lahat tayo na tayong mga mananampalataya ay normal sa buhay natin na dumaan sa ganitong klase ng paghubog. And praise the Lord and glory to God. Ako po'y nagpapasalamat sa sa mabiyayang pagpapala na aking naranasan mula nang ako po ay kumunik sa ating mentor sa pamamagitan ni Pastor Awi Carmona, na kung saan ay siya po yung talagang nagtiyaga sa akin para ako ay dalhin sa ating mentor. At bagamat nung una tinatagutaguan ko, pero praise the Lord, at hindi po ako nagsisi. Bagkos ako po'y masaya na nakilala ko po yung ating mentor na si Pastor Wilbert Butiel na nagturo sa atin para maging matatag, maging matibay. Nasa kabila ng karanasang nararanasan natin, tayong lahat ay dumadanas ng total breakthrough. Kaya masasabi kong we are a breakthrough believers. Dupo? At hindi lang po tayo naging breakthrough believers, naging epektibo pa po tayong mga manggagawa ng Panginoon dahil sa training na ating pinagdadaanan. At kami po mga pastor ng SCB po ay dumadaan, meron po kaming tinatawag na mentoring. At sa biyaya po ng Diyos, through that mentoring kami po ay nauhubog. At tayo po noon, kung natatandaan po natin, tayo po ay meron po tayong tinatawag na annual conference, at meron din po tayong tinatawag na mid-year conference na kung saan ay tayo po ay nagkakaroon po ng training din po sa mga panahong yon. At because of that training, pinatatagpo tayo, unang-una, pinatatagpo tayo ng panahon ng paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, pinatatagpo tayo sa mga paghubog at pagtre-training ng ating mentor. Pangatlo, pinatatagpo tayo ng paghubog ng ating iglesia na hinahawakan kung paano tayo maging mabuting pastor sa ating mga tupa. Marami po tayong karanasan, at ito po yung mga karanasan to ang naging dahilan kung bakit naging epektibo tayong manggagawa sa ubusan ng Diyos. At sa biyaya po ng Panginoon, purihin po ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Bakit po? Until now, sa kabila ng pinagdaanan natin lockdown, sa kabila ng pinagdaanan natin pandemic, nanatili po tayo nakatayo at nanatili po tayo naglilingkod sa ating Diyos. At ito po ang sa pinakamagandang pangyayari sa ating buhay. But nangyari po ito. Bakit? Because hinayaan po natin ang ating sarili magpailalim sa mga turo, paghubog ng ating mentor. At kung sino yung mas mataas na estatyo sa atin. Sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nagpapasalamat. Bukod sa ating mentor, ako po ay pumailalim sa pagtuturo, hindi lang po ng ating mentor, kundi
pumailalim din po at nagpasakop din po sa pamamahala ng ating ng chairman po ng 318 Alliance po, na kung saan ay direktahan po niya akong tinuturuan, direktahan niya po akong sinasabihan. Naalala ko noon nung nakaraan na kami po ay nasa Lukban, Quezon. Nakita po kami na matapos noon ng karanasan ko pong na-aksidente, pumunta po kami ng Lukban, Quezon. Doon po, na-meet ko po si Pastor Wilbert, Pastor Mon Infante, si Pastor Joseph Andres, at si Pastor Cha, Pastor Awi, lahat ng iba pang leader ni Pastor Awi, si Pastor Tetel, at hindi naman nandito po si Pastor Asmin, Pastor Wilbert Putial. Na kung saan, direktahan sinabi sa akin ng aking chairman ng 318 Alliance na ang yabang mo kasi instead na i-comfort ako during that time, dahil ako yung dumadanas ng trauma sa mga panahon nun, may trauma pa ho ako nun, under trauma po ako, hindi pa ho ako totally healed sa naranasan ko po, pero bigla po akong nakarinig ng salitang ang yabang mo kasi. Sa puso ko, sa emotion ko po, sa physical ko po, na pakiramdam, parang gusto kong magalit. Ano ba tong klase ng chairman? Na hindi niya ba naiintindihan na ako'y nakaranas under traumatic experience pa ako, hindi pa ako nakaka-recover, bigla akong sasabihan ng yabang ko kasi. Pero sa biyaya po ng Diyos, dahil naturuan po akong tumanggap ng salita kahit masakit. Naturuan po akong tumanggap ng paghubog kahit alam ko sa sarili ko na kinakailangan kong masaktan, kinakailangan kong makatikim ng mga mabibigat na salita at tanggapin ang mga salitang ito para sa kapakanan, para sa sarili kong kapakanan upang mahubog ako. Natutunan ko pong tanggapin ang salitang iyon at inunawa ko pong mabuti na kailangan kong matutunang patuloy na magpakumbaba at aminin sa sarili ko na yes, maaaring totoo nga siguro, dahil hindi po nila masasabi ito kung wala pong salamin na nakikita sila sa akin para ako ay masabihan nila ng ganon. Kinanggap ko po yun. Inamin ko po sa sarili ko, maaaring siguro nga nagyabang nga ako. Kaya kung bakit naranasan ko itong ganitong klase ng karanasan. At sa biyaya po ng Diyos, ako pinagpapasalamat sa ating sa chairman po ng 318 Alliance, kay Pastor Mon Infante, na sa direktahang salita niya, marami pong binago at patuloy pang babaguhin ang buhay ko sa pamamagitan ng mga salita na aking natatanggap. Para saan? Para saan ang salitang ito? Para saan yung mga correction ito? Para saan ang mga review ito? Para maging epektibong akong leaders sa aking mga tupang pinagpapastoran. Kung hindi ko tatanggapin ito, at sasabihin ko sa sarili kong, grabe kayong magsalita, bibitaw na lang ako, ayaw ko na. Suko na ako, ayaw ko na. Aalis na ako. Hindi na ako kukonnect sa SCB, hindi na ako kukonnect sa 318 Alliance. Kasi bakit? Magre-rebelde ang puso ko sa mga salitang napakinggan ko. Imbis na mai-comfort ako, lalo pa akong binaba, lalo pa akong binagsak. At ang kagandahan, mga kapatid, dalawa-dalawa. Yung nagsasalita sa akin, Pastor Jojo, Andres, at saka si Pastor Mon Infante, talagang pinagtulungan akong dalawa. Malumanay kay Pastor Jojo, direktahan kay Pastor Mon Infante. Talagang kaliwat kanan yung aking naririnig na salita, pero sa biyaya po ng Diyos, lahat pong yon ay natutunan kong tanggapin in order for me to mold yung aking buhay at karakter para maging matibay at maging strong and effective leader ako someday. Kasi hindi ako magiging epektibong leader kung hindi ko tatanggapin ito. Sino ako para magmalaki? Sino ako para magyabang? At sabihin ko sa kanila, pastor din naman kayo, pastor din ako. Bakit niyo ako tuturuan? Bakit niyo ako ikokorek? Sino ako para magsalita ng ganun? Samantalang mas kailangan ko nga po yung ganung klase ng pagtuturo para mapatatag ako. Papatibay ang pananampalataya ko. At nakita ko sa sarili ko na talagang yung buhay na talagang inayos at binago ng Panginoon para lalong maging matapang at maging matatag sa pagsunod sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoon sa kalooban ng Diyos. At gampanan yung assignment na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat dahil sa salitang yun
lalo po akong pinatitibay at pinatatatag ng Panginoon. Kaya salamat po. Salamat po, unang-una sa ating mentor, Kapastor Wilbert Butial, na nagturo sa atin para tanggapin yung mga ganong klase ng salita. Pangalawa po, sa aking chairman po ng 318 Alliance, na aking kinaaniban, na talagang kahit mabigat ang salita, madiin ang salita, pero salamat at natututo po ako sa mga salitang iyon. Ano pa po? To become more trustworthy than before. Para mas higit na mapagkatiwalaan tayo, hindi tayo pwede mapagkatiwalaan hanggat hindi tayo dumadaan sa intense training. Sa paghubog, hanggat hindi po tayo dumadaan sa paghubog, hindi po tayo pwede pagkatiwalaan ng Diyos pahawakin ng isang kawan kung hanggang ngayon na hindi ka pa marunong, hindi ka pa talaga totally hubog. Yung puso mo, hindi pa totally circumcised. Yung isipan mo, yung mindset mo, yung buhay mo. Naalala ko noon, isa sa po sa nakita ko po sa training ng aking anak. Sa training po ng aking anak na Marines. Siya po ay isa pong bahagi po ng training nila yung patayin yung kanilang emosyon. Kaya po nung na-aksidente po kami, instead na ako ang unahin ng aking anak na dahil during that time bakasyon po ang aking anak, kasama din po namin nag-outing. Siya po ay nakasakay doon sa sasakyan ng aking kaibigang mekaniko. Pagbaba niya sa kanyang sasakyan na kanyang sinasakyan, hindi agad siya pumunta sa akin. Nakita niya ako ay nawala ng malay ng ilang saglit. Hindi agad niya ako pinuntahan. Ang pinuntahan niya yung aking mga kabataan, pati ang kanyang mga kapatid. Nung makita niyang okay lahat, sa kapalang niya ako binalikan. Wala man lang ka emotion na siya ay nag-alala sa panahong yun. Kaya alam, ngayon ko na-realize na ang pagsusundalo para talaga ay kinakailangan talagang mamatay yung emotion mo para pagdating ng oras na ikaw ay nasa labanan, hindi talaga may iwasan na kung saan ay mag-alala yung pamilya mo, mag-alala yung malapit sa buhay mo. Talagang darating talaga yung panahon na mapaghigmat, medyo emotional ka pa, apektado ka. At nang mangyayari sa iyo, imbis na makapag-concentrate ka sa duty mo, ay mawawalan na yung konsentrasyon mo sa duty mo at ang iisipin mo lang paano yung pamilya mo pag nawala ka. Kaya talagang naisabi ko sa sarili ko, pambihira tong anak ko to. Nung narinig ko yung kwentuhan nila, mas inuna pa yung ibang tao kaysa sa akin. Pero okay lang po, kasi bahagi po yun eh. Bahagi po ng training po nila yun. Na kailangan unahin, kasi sabi niya nga nung nagkwento po siya sa amin, na karanasan niya sa Mindanao, nung ang kanyang kasama ay na baril, na tinamaan, ay nakita niya yung kasama niya, hindi po, ang ginawa lang, binuhat lang po niya, ginawa niya lang po ng first aid yung kanyang kasama. Then after that, tuloy pa rin sila sa kanilang mission, tuloy pa rin sila sa kanilang operation. Na dumaob yung sasakyan, yung kanilang truck na sinasakyan ng mga sundalo, nakasagasan ng landmine, and praise the Lord, hindi po siya nakasakay doon. Nung bumaligtad po yung truck, yung kanyang kasamahan ay naputol yung kalahati ng katawan, ay talaga namang grabe yung nakita niya mismo yung kabatch niya mismo. Malapit pa sa puso niya yung naputol ang katawan. Labas po ang bituka, kaya nung nililigpit niya yung bituka ng kanyang kasamahan, ay talagang grabe. Walang, bagamat nandoon yung sakit na nararamdaman niya, pero kailangan niyang patayin yung kanyang emosyon dahil bahagi ito ng kanyang paghubog. Bahagi ito sa kanilang mga pinagdaan ng training. Kaya talagang dito ko po masasabi na talagang bago ka talaga lubusang magamit ng Diyos at maging mabuting katiwala, talagang meron kang isasaalang-alang na pagbayaran at meron kang isasaalang-alang na dapat na yung tinatawag na yung isang katanungan, are you willing to take the risk? Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Kaya itong training na to, ang siyang naghubog sa kanila para harapin ang anumang circumstance sa gitna ng labanan.
At nakita niya yung mga karanasan ito. Nung nakikwento siya sa akin, talagang sabi ko, doon po ko nagkaroon ng conclusion na talagang pinatay na ng kanyang training, ng kanyang pagsusundalo ang emotion nitong batang ito. Kaya wala na siya kay mo emotion sa akin nung time na yon. Nung nakita niya nakabulagta ako sa loob ng sasakyan, hindi man lang nag-react. Inuna pa yung aking mga kabataan, ang mga kapatid na tinignan bago man lang siya pumunta sa akin. At ang narinig ko pang salita niya, sabi niya, ay wala na akong magagawa, kung patay na ang papa ko, ano pa magagawa ko, patay na siya. Di, unahin ko muna yung mga buhay. Sabi ko, ay di, wow. Naisip ko talaga, sabi ko, pambira tong batang to. Una, hindi man lang siya, wala man lang ka-emotion sa isipin niya man lang, kamusta kaya ang tatay ko, paano kaya ako namatay ang tatay ko. Wala man lang ka-emotion. Pero naunawaan ko, ngayon ko po naintindihan na bahagi pala sa paghubog ng pagsusundalo ang patayin ang kanilang emosyon. So ano pa po? Ano pa po? To have buoyancy in the spirit. Napag-aralan po natin ito sa ating sa naituro po ng ating mentor. No po? Na pagkakaroon ng buoyancy in the spirit. Sa kabila ng intense pressure, paano ka mananatiling nakatayo at lumalaban sa kabila ng nararanasan mong problema, sa kabila ng nararanasan mong karanasan tulad na nangyari sa mga apostol. Sa kanilang karanasan, they experience persecution. Yung mga pagtagutom, paghihirap, intense pressure. Ito yung mga naranasan nila, pero sa kabila ng lahat ngayon, hindi sila napahinto ng mga karanasan niyo para tumigil sila sa paglilingkuran sa Diyos. So ano yung sa dapat na bakit tayo kailangan hubugin? To have buoyancy in the spirit. Ano po ba ang buoyancy in the spirit? Pag-usapan po natin yung law of buoyancy. Ano po yung mga halimbawa nito? Example po, boat o ship floating on the sea. Makikita po natin, bakit yung piso pag hinilaglag po natin sa dagat, lumulubog. Napakaliit na bagay. Samantalang yung barko, nakalutang, napakabigat ng barko, at hindi lang sa napakabigat, marami pang nakasakay sa kanyang mabibigat na bagay. Ultimo mga sasakyan nandun sa barko. Kung makikita niyo po, kung kayo po yung nanonood ng YouTube, yung mga fighting ship ng ibang bansa, may mga jet fighter pang nakasakay sa ibabaw ng barko, pero hindi lumulubog. Ilang jet fighter yung nakasakay na yan. Kasama pa ng mga sundalo, ng mga marines na kung saan nakasakay din doon sa mga yun, pero hindi lumulubog. At tingnan po natin kung bakit ganun yung kanilang kalagayan, mga na kung saan itong barkong ito ay hindi lumulubog because of law of buoyancy. Ano pa? Bowl bouncing from the floor. Isa rin po ito sa maaaring example ng law of buoyancy. Ngayon balikan ko po yung boat and ship floating on the sea. Ihalintulad po natin sa ating buhay. Kapatid, kaibigan, katribo, kung ikaw ay nanonood ng live streaming na to, kung ikaw ay may pinagdadaanan, alam mong mabigat ang iyong pinagdadaanan. Ang sabi ng Bible, hindi lang ikaw ang nagdadaan sa ganitong klase ng pagsubok. Pero kapatid, kung meron ka mang pinagdadaanan sa panahon ngayon, at tulad ng pinagdaanan ko, napaka-importante na magkaroon po tayo ng spirit of buoyancy. Katulad ng barko na napakabigat. At hindi lang siya napakabigat, napakarami pang nakasakay na mabibigat sa kanya. Pero still, nakalutang sa dagat. Marami kang pagsubok na mabibigat na pinagdadaanan. Pero kapatid, manatili kang nakalutang sa presensya ng Diyos. Manatili kang nakalutang sa biyaya ng Panginoon na patuloy na tumatakbo sa iyong destinasyon, sa iyong destiny, na kahit mabibigat, maraming mabibigat na bagay na nakasakay sa iyo, na unti-unting gumagaang dahil sa bawat istasyon na iyong bababaan, ay meron kang pagdadaanang istasyon, at bawat istasyon meron kang ibababa, pagaan ng pagaan hanggang sa dumating ang time na lubusang gumaan ang iyong
Itong barkong ito, lubusang gumaang, hanggang sa lubusang mawala yung bigat, hanggang sa marating mo ang destiny mo. Kapatid, kaibigan, mga kamanggagawa ko sa basan, mga katribo ko sa SCB, kung napapakinggan mo to at meron kang pinagdadaan ng mabibigat. Spirit of buoyancy, kapatid. Maratini ka nakalutang. Naalala ko noon, nung time na ako po ay dumaranas po na matinding trauma at hindi lang po trauma ang aking pinagdaan. Napakarami ko pong bayarin. Dahil nakabangga po ako ng dalawang owner, kinakailangan ko pong bayaran. At ang aking pong binayaran po sa dalawang sasakyan ay 130,000 po. 130,000. Ngayon po, ang problema ko po ay paano ko po isusurvive yung 130,000 ito. Excuse me po. Kaya nga po, tulad po ng barko, na kahit anong bigat ng pinagdadaanan, kapatid, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Dahil darating din ang time, ang barko ihinto sa bawat istasyon na kanilang pagpupuntahan at magbababa ng kanilang kargamento. At sa bawat pagbaba ng kargamento, pagaang ng paghahangga sa dumating sa pinaka-final destination. Kapatid, ganyan din ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bagamat may pinagdadaan ang kang pagsubok, bagamat may pinagdadaan ang kang mabibigat na trials, kapatid, huwag kang sumuko. Kung ikaw ay may katabi ngayon, kapatid, pakisabi mo sa iyong katabi, huwag kang sumuko. Don't give up. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Spirit of buoyancy. Dapat meron tayong spirit of buoyancy. Ano mang bigat ng ating nararanasan, nakalutang pa rin tayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka kayang palubugin ang sitwasyon. Hindi ka kayang palubugin ang pagsubok. Hindi ka kayang palubugin ang anumang circumstance sa buhay. Mananatili kang matatag. Mananatili kang nakalutang. At pangalawa, ball bouncing from the floor. Kung ikaw man ay dumadanas ng pagbagsak, normal sa ating pananampalataya, meron tayong pinagdadaan ng pagsubok na maaring maranasan natin bumagsak. Pero katulad ng bola, babalik at babalik sa kamay ng may-ari. Ano mang ilang beses man ikaw ibagsak, ilang beses ka man ibagsak ng sitwasyon, ilang beses ka man ibagsak ng pagsubok, kapatid, huwag mong kalilimutan ang bumalik sa kamay ng may-ari. Sa kamay ng Diyos. Huwag mong kalimutan bumalik kung saan naranasan mo ang pag-ibig, naranasan mo ang presensya, naranasan mo yung tunay na pagpapala mula sa ating Panginoon. Huwag mong kalimutan bumalik sa kamay ng ating Diyos. Oo, dumadanas ka ng pagsubok. Oo, dumadanas ka ng matinding problema. Oo, dumadanas ka ng matinding karanasan. Pero ang tunay na breakthrough believers, kahit anong bagsak, kahit anong ilang beses ang bumagsak, babalik at babalik siya sa kamay ng ating Panginoon. Huwag kang masihan na malugmok sa putikan. Huwag kang lumangoy, huwag kang manatili dyan sa comfort zone mo. Panahon ng pagbagsak, huwag kang manatili sa panahon ng pagbagsak. Bumangon ka, kapatid, tumayo ka sa kanilalagyan mo at maniwala ka na mayroong Diyos na siyang nagpipipare ng maayos na buhay para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Kapatid, tulad ng bola, maraming beses ka man bumagsak, normal na dapat bumalik ka bilang mananampalataya sa kamay ng Diyos. Yan po ang tunay na breakthrough believers. Tingnan niyo po, ano po yung mga nangyari po, ano po yung karakter o yung naging attitude po ng isang breakthrough believers. Ano po? Kung babasahin po natin, balikan po natin, basahin yung aklat ng Daniel. Sabi ito, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the official that he might not defile himself. Now, God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the official. Kapatid, kahit ano pa man ang mangyari, dapat buo na sa isipan mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Buo na sa isipan mo na ikaw ay lumakad ayon sa pinagagawa ng Panginoon to complete your assignment. That's what Daniel did before. Nabuo sa kanyang isipan na huwag kainin yung pagkain ng hari para ma-defile yung kanyang pananampalataya. Yung alak, yung pinipiper ng mundo, kapatid, kahit anong problema ang
pinagdadaanan mo, huwag kang bumalik sa mundo. Huwag kang bumalik sa yung inaalok na mundo. Alam niyo po, isa sa mabigat na naranasan natin sa panahon na tayo ay na dumadanas ng matinding kapagsubok. Yung tukso, nasasabihin ng demonyo, balik ka na lang sa dati. Sa dati, pwede kang uminom para mawala yung problema mo. Sa dati, meron kang mga barkada na pwede mong makasalamuha at makainuman para meron kang nasasabihan ang iyong problema. Yung alok ng mundo para ikaw ay mailagay sa kalalagayan ng kung saan akala mo ay magiging maayos ang buhay mo bagkos ikapapahamak mo pala. Dapat buo na sa isipan mo na huwag natanggihan ang mga bagay nito. Tulad ng ginawa ni Daniel. Tinanggihan niya yung alok ng hari. Can you imagine? Sa mga panahon na yon, oras na meron yung hari ay merong inialok na bagay sa iyo at hindi mo sinunod. Hindi mo ginawa. Kamatayan ang pwedeng kahinatnan. That even to the point of death, itong si Daniel ay hindi natakot na harapin yung sakantansya kung sakasakali na hindi payagan yung kanyang request. Ay pwedeng kamatayan niya ang maging kapalit para hindi po siya makasunod. Hindi niya magawa yung kanyang assignment. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpakatatag siya, nagpakatibay siya. At buong loob niyang kinausap yung tagapamahala sa training na to na sinabi niya sa umingi siya ng permiso ng umaari ay hindi siya pakainin ng pagkain ng hari bagkos ay gulay lamang ang kanyang kainin at tubig lang. Kapatid, in order for us to become more effective and more strong, kapatid, isa sa pinakamagandang bagay ang matutunan mong labanan ang pita ng laman. Ako po'y naniniwala, tulad ng ginawa ng demonyo sa ating Panginoong Hesus, ang unang-unang tukso na ginawa ng demonyo sa ating Panginoong Hesus ay pagkain. Sa panahon ng pandemic, sa panahon ng lockdown, maraming nagutom. At dito nakilala ang maraming Kristiyano na kahit Kristiyano na nakikipag-away sa pilahan, nakikipagtalo sa pilahan ng distribution ng ayuda. Nawawala ang kanilang pagiging ambassador ni Kristo. Pagka ang isang tao ay nagugutom, nakakaranas ng gutom, na naapektuhan ang kanilang pananampalataya. Kami man din po ay dumanas ng pasamantalang naghikahos nitong mga nakaraang araw. Bakit po? Kasi malaki po yung binayaran namin, 130, wala kaming napakakitaan. Naghikahos man kami financially, pero hindi po kami ginutom ng Diyos. Tuloy-tuloy po rin po yung pagkain na aming kinakain, tulad ng normal na buhay na wala kaming nararanasang pagsubok. At sa biyaya po ng Panginoon, ngayon po ay unti-unti na po kami nakaka-recover. Unti-unti na po kami nakakabangon mula sa pagkakalugmok. Yan nga po yung sinasabi ko po sa inyo, katulad kaya po ng low buoyancy ng isang barko na kahit napakabigat, pero still nakalutang pa rin. Kahit napakabigat ng kanyang karga, pero nakalutang pa rin. At bawat istasyon, nagbababa siya ng mga kargamento. Kaya sa bawat pagbaba ng kargamento, gumagaang ang kanyang pakiramdam habang siya ay pumapalaot. Dapat ganito tayo, kapatid. Hindi mananatiling nakababad tayo sa pagsubok. Darating din ang pagkakataon, tayo ay gagaang din at gagaang din yung ating nararamdaman. Tulad nga po ng mensahe ng ating mentor. At isa sa mensahe niya, isa sa kanyang quotation ay sinabi niya na our journey towards the throne will start from the cross. At ito po'y nagawang po ito ng mensahe na kung saan na ituro ko po sa inyo before.
At ako po'y naniniwala, inalaw ng Diyos na maranasan ko po ito para meron po akong may turo sa inyo. Para maging totoo po sa buhay ko po yung mensahe na itinuturo ko po ngayon sa inyo. And praise the Lord, I made up my mind na kung saan magpatuloy sa Diyos at hindi magpa-apekto sa sitwasyon. Kaya nga po ako ngayon nakakapagturo sa inyo ngayon sa oras na ito. Bagamat mayroon po akong kinakaharap ngayon, it is my breakthrough na kung saan makapagturo sa inyo despite of experience na aking nararanasan. Ako po sa panahon ngayon, ako po ay may pinagdadaanan pa rin. Pero naniniwala ko, tulad ng barko, kahit mabigat ang karga, ay hindi po magpapa-apekto na pumalaot at magpatuloy sa journey na aking dinalakaran. And praise the Lord! Glory to God po sa mga mensaheng ating napapakinggan sa ating daily live streaming at sa lahat ng sa mentoring po ng ating pastor, kung bakit po tayo ay nananatili pong pumapalaot po sa ating paglilingkuran sa Diyos. So, magbibigay po ako ng isang panghalimbawa. The birth of an eagle. Ano po yung ang karakteristik ng isang agila? Eagle has the longest lifespan of all birds. Ito po isa sa pinakamahaba ang buhay sa lahi ng mga ibon. It can live 30 up to 70 years of age, but the extension of their life depends on their decision. Yung haba ng kanilang buhay ay dumidepende sa kanilang mga desisyon. At ano kanilang pagdesisyonan? Anong kailangan nila pagdesisyonan? They need to go in the valley of their decision. Ano yung valley of their decision na kanilang pagdadaanan? Sa panahon ng edad nilang 30, pwede na silang mamatay. At sa edad ng klase ng hayop, yung edad na 30, napakatagal na to, pwede na nilang tanggapin sa buhay nila na sila ay mamatay. Pero ahama pa hanggang 70 years ang kanilang buhay kung pagdadaanan nila, malalagpasan nila yung valley of decision. At sa kanilang valley of decision, anong kanilang pagdidesisyonan? They need to undergo the process of changing. Kapatid, sa process of changing, marami kang dapat isalang-alang. Tulad nga po ng katanungan ko, are you willing to pay the price? Or are you willing to take the risk? And this kind of decision na dapat mong pagdesisyonan, katulad ng agila, kailangan niyang pagdaanan na lumipad ng mataas sa ibabaw ng bundok upang tumingala sa araw. Itingin ang kanilang mga mata sa araw at ibabad ang kanilang katawan sa init ng araw, sa sikat ng araw. Kanina, in-example ko po sa inyo ang isang chocolate soldiers. Mainitan lang. Isang Kristiyano, mainitan lang. Ayaw na, suko na. Gaano pa kayo sa pagsuko? Tapos dadaan pa sa training. Eh yung mainitan ka nga lang, sumusuko ka na, ayaw mo na. Dadaan ka pa sa training. Then, paano mo malalagpasan ang training kung sa isang mailiit na bagay, hindi mo na malagpasan? Training pa kaya? At tulad din ng isang agila, they need to undergo the process of changing. Ano yung kanilang gagawin? Lilipad sila sa pinakamataas na bundok. At sa bundok na yun, ibababad nila ang sarili nila sa init ng araw at titingala sa araw. Habang sila nakatingin sa araw, ihintay nilang matanggal ang talukap ng kanilang mata upang manauli ang talas ng kanilang paningin. At remember, ang agila po ang isa sa pinakamatalas ang mata. Kahit nasa taas po yan ng nalumilipad na ere, kita niya po yung kanyang sisilain na pagkain. Matalas po ang kanyang mga mata, kahit nasa mataas na nalugas siya, kaya niya makita yung napakaliit na bagay na kanyang kakainin. At remember din po, ang agila din po, isa po sa katangian ng agila, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng malakas na bagyo, ang ginagawa ng agila, lumilipad po sa pinakamataas, nalagpas sa bagyo,
Nag-glide sa hangin. Habang siya nag-glide sa hangin, pinapanood niya yung lakas ng hangin sa baba. Lakas ng bagyo. Pero bago niya tumapagdaan, ang kinakailangan niya humantong sa Valley of Decision. At kinakailangan niya mag-undergo sa process, sa proseso ng pagbabago. At ano to? Paghabang siya'y nakatingin sa araw, natatanggal ang talukap ng kanyang mata, nananauli yung kanyang mga balahibo na pumapangit dahil sa kanyang sa edad, yung kanyang kaniskis ay nababago, napapalitan ng bago. Hanggang sa muling magkaroon na naman ng panibagong buhay at dumugtong sa buhay na edad na 30 years hanggang sa 70 years. Ano pa? They need to undergo the process of training and testing. Kailangan magdesisyonan ito ng agila na muling dumaan sa paghubog. Matapos mapalitan ang kanyang balahibo, ang kanyang mata, ang kanyang pakpak, ay manauli ang sigla, ang kanyang kaliskis ay manumbalik sa dati. Muli na naman siyang mag-glide sa hangin at lilipad nang lilipad hanggang sa i-training na naman yung sarili niya na lumipad ng pinakamataas, dadayin ng pinakamalalim, lilipad na naman ng pinakamataas hanggang sa lubusan na niya maganap yung talagang paghubog sa kanya sa training sa kanya na para maging tunay na naman siyang maging agila na naman muli at makamanumbalik na naman yung dating sigla niya. Kapatid, sa panahon ito, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Naalala ko nga po, isa rin pong rebuke sa akin ni Pastor Mon Infante. Dahil one time po ay meron po kaming meeting, nagkataon po na ang aking sasakyan ay may problema sa preno nga po, tapos yung motor ay gamit po ng aking anak. Ang problema ko lang po ay nakapag-oo po ako agad na aatin sa meeting. Then the day before the meeting ay nag-chat po ako sa aking chairman na kay Pastor Mon de la Cruz na kung saan ay hindi ako makadadalo. Kay Pastor Neil Cornelio na hindi ako makadadalo. Dahil nga medyo wala po akong magamit na sasakyan. Kaya lang, nung makita kami ni Pastor Mon Infante, alam niyo po kung anong rebuke sa akin? Kapag ikaw umoo, even to the point of death, pumunta ka. Bigla akong natauhan. Sasakyan pa lang ang nawala sa akin, hindi na ako nakapunta. Paano pa kaya? Kaya, alam niyo sa totoo lang, kahit pastor na po ako at naglilingkod na po at may hawak na po akong kawan na inaalagaan, ako po'y nagpapasalamat dahil inuhubog pa rin po ako hanggang ngayon. Hindi lang po ng aking karanasan, kundi ng mga taong nakapaligid sa akin na mas mataas ang stature sa akin. At tanggap ko po yun. Tinatanggap ko po yun. Bakit? Kasi dito po ako tatatag. Dito po ako titibay. Kung hindi ko po tatanggapin ang lahat ng yan para hubugin ako, anong karapatan kong maglingkod sa kaharian ng Diyos? Tulad ni Daniel, dumaan sa proseso ng paghubog bago maglingkod sa King's Court. Pero tinanggap ni Daniel, even unbeliever itong mga nagtitraining nito. Hindi mga mananampalataya ang mga nagtraining sa kanya. Pero still, tinanggap niya na siya ay hubugin para maging epektibong leader something. Sometimes sa buhay natin, may mga pagkakataon na minsan natututo rin tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero dapat matuto tayo hindi lang sa mga taong nakapaligid sa atin, maging sa mga taong concerned sa atin, lalo na sa ating mentor at sa ating mga ginagamit ng Diyos na mas mataas ang stature sa atin. Kasi dito po tayo patuloy na mababago at mauhubog. So, ang agila po ay kinakailangan dumaan sa matinding training. They need to undergo the process of
training and testing. To test yung kanyang sarili, kung gaano katibay, katatag na muli ang kanyang katayog muli ang kanyang paglipad. At kung paano kabilis na naman muli siya sisisin pa ilalim. Kaya kapatid, sa pagkakataong ito, ako po'y naniniwala na inaalaw ng Diyos na minsan kinakailangan dumaan tayo sa valley of decision. Magpapatuloy ka ba? O ititigil mo na lang ang paglilingkod mo sa ating Panginoon? Kaya kapatid, sa oras na ito, pasamantala ko muna pong puputulin ang mensahe ito dito. Pero ako po'y naniniwala sa mga ilang puntos po na aking naibaba ngayon, na naging bahagi ng aking buhay, itong aking tinuturo ngayon. Kapatid, dito pa lamang po ay ako po'y nakatitiyak na meron na pong salita ng ating Panginoon na pwedeng magrema sa ating buhay para manatili kang matatag at matibay. Huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Tulad nga po ng ating karanasan, dumating po sa panahon na ako ay na-trauma. Hindi ako makapagbasa ng Bible. Lagi ko naiisip yung sitwasyon. Hindi ako makapag-pray ng maayos. But because of the family altar, namomotivate po akong manalangin. At because of that revelation na minsan na natatanggap ko sa ating mentor, and one of the revelation na aking natanggap at nagrema sa akin during that time na ako ay kinakailangan kinakailangan magdesisyon na na kung saan na sakto pang may babayaran ako sa sasakyan, kinakailangan ko magbayad ng 6.5 para doon sa sasakyan, at pagkatapos ay sakto pa rin na magpapabuhos po ako ng slab. Hindi ko po kailangan pabayaan dahil nagawa na po yung forma. Kung naalala niyo po, nagpost po ako sa Facebook, yung forma ng sanang bahay ay nagbuo na. Ngayon, walang tigil ang pag-ulan, walang tigil ang pagbagyo, walang buhos ng ulan. Ngayon po ay kinakailangan ko pong magdesisyon kung pabubuhusan ko po ba o hindi. So kinakailangan ko magbayad ng 8 tao plus overtime. Pero the day before, talagang nanalangin ako sa Lord, Lord, paano ko ito masusurvive? Paano ako makakalagpas sa ganitong klaseng kalaki ng gastusin? Kailangan ko magbayad ng 6.5 para sa ilaw ng sasakyan. Dahil basag po talaga yung ilaw ng sasakyan nung mabangga po ako. Kailangan palitan yung ilaw ng sasakyan. Darating kinabukasan yung order, kailangan ko mag-iwan ng 6.5. Naobliga po akong magbayad ng 6.5, nadamay po yung aming kapital na para, hindi ko po ginagalaw ang aming kapital hanggat maaari, ayaw pong galawin dahil dalang iniisip ko po na kapag nagawa ang sasakyan, meron pa rin po akong magagamit. Pero na no choice na po ako, kailangan ko pong galawin. Nagbayad po ako ng 6.5. Then kinabukasan, kailangan buhusan yung bahay dahil pag hindi ko binuhusan hindi po ako nagpabuhos ng slab ng bahay, masisira po yung forma sa kauulan. Bubulukin po ng ulan yung coco lumber na pinamporma pati yung plywood. So I need to go to undergo to the valley of decision. Pero habang po ako nag-iisip, nagbubulay-bulay, naglilinis po ako ng baboy noon nang ako ay nagbubulay-bulay. Isa po ang nanumbalik sa aking isipan, yung itinuro ng ating mentor na si Pastor Wilbert Putiat, patungkol po sa prinsipyo na kung saan ang isang babaeng balo ng asawa niya ay propeta, na meron siyang dalawang anak. Yung propetang ito namatay ng punong-puno ng utang at ang tanging kabayaran yung dalawa niyang anak na sinisingil sa kanya. Lumapit siya sa isang kay propeta Elisha at ang nagrema sa akin doon nakatanungan, ano ang meron sa iyo? Kaya habang nagwawalis ako, biglang nagrema sa akin yung word na anong meron sa iyo? E tamang-tama yung aming baboy na hindi ko nga ibinigay sa anak ko nang dahil sa na-attach na po sa akin yung baboy na daldala ng parang aso na nakakawala po siya sa kulungan ay talagang pumapasok pa siya sa tindahan at natutulog pa katabi namin sa ako po ay nakatulog sa bangko habang siya natutulog sa ilalim ng bangko, parang aso nagbabantay sa akin.
Talaga nandun po yung attach ko doon sa baboy na yon. Pero nung time na yon, habang nagwawalis po ako, nung ko nakulungan ng baboy, habang naglilinis po ako ng kulungan ng baboy, ang nagrema sa akin, anong meron sa'yo? Sabayan pa ng pagdikit-dikit sa akin ng baboy na yon, na para bang sinasabi niya, ako ibigay mo, buhay ko ibigay mo. Ay sabi ko, pagtingin ko sa baboy, ikaw pala ang meron ako. Sabi ko doon sa baboy, tama, ikaw meron ako. Sabi ko, yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Kaya nag-decision ako na sabi ko, ikaw yung aking isa-sacrifice para makasurvive ako. Kaya nag-decision ako na magpabuhos sa kabilang banda, nag-decision na rin akong katayin yung baboy na atat sa akin. Atat sa aming dalawa ni bunso, ng aking bunso. Nung dumating ang anak ko, sabi ng anak ko, Papa, may pagkakatayin po ba tayong baboy dyan para ano? Sabi ko, meron pero ikaw ang magkatay, hindi ako magkakatay dahil dala ng itinuring ko na itong pet para sa akin, kami ni bunso. Pero nung kinatay ko po, pagsaksak ko po sa baboy, humihingi po ako ng sorry, pero kailangan mo itong gawin. Isakripisyo mo yung sarili mo para makasurvive kami. Nung naghihingalo yung baboy, nakatingin pa sa akin, na parang sinasabi, ikaw lang pala ang papatay sa akin, parang nakukonsensya po ako, hindi ko po kayang isipin na ako mismo ang kumatay sa pet ko. Pero no choice po, wala po akong magagawa, kailangan ko pong gawin in order for us na makasurvive ako. And praise the Lord, glory to God. Nabayaran po yung 6-5, nabuhusan po yung bahay. Sa biyaya po ng Diyos, ngayon po ay unti-unti na po kaming nakaka-recover. Kaya pasamantala ko muna po itong puputulin dito sa mensaheng ito at ako po'y naniniwala na itong mga puntos na aking naibahagi ay makakatulong po o maaaring makatulong po sa inyo kung kayo po ay may pinagdadaanan katulad ng aking pinagdaanan. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. At bago po ako magtapos, nais ko po muli magpasalamat sa bumubuo po ng SCB Daily Live Streaming. Igit sa lahat po sa ating mentor, si kay Pastor Wilbert Putiel, kasama ng kanyang butihing asawa na si Pastor Asmin at sa kanyang mga anak. Gayun din naman din po sa kay Pastor Archie Basarte at kay Pastor Igin at sa lahat ng buong tribo ng SCB. Kaya marami pong salamat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sumagli po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensahe na ipinagkalubo po sa amin. Ama, anumang karanasan na aming naranasan, hindi po kami makakaranas ng breakthrough hanggat hindi po namin ito hinahakbangan. And thank God for that experience. Dahil sa karanasan, natututo po kami. At dahil sa karanasan, Panginoon, tumitibay kami. At dahil sa karanasan, nabibigyan po kami ng aral paano namin lalabanan ang darating pa. Kaya Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat sa mensaheng ito. Pagpalain mo po ang nakapakinig ng mensaheng ito sa buo ng bumubuo ng SCB, pagpalain mo po Panginoon. At higit sa lahat Panginoon, Ama, ang mensaheng ito na aming napakinggan ang magbigay sa amin ng lakas at tibay na muling harapin ang darating na bukas at darating na hamon ng buhay. Kaya marami pong salamat, pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, I declare and I pray, Father God, Lord, na kung saan yung kapangyarihan ng pagwawagi, the power to prevail and the grace to govern, be manifested to every one of us. Thank you so much. Thank you, Jesus. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. Bless everyone. Bless us. Bless us. Pagpalain mo rin ang aming mentor na si Pastor Wilbert Butial, magiging si Pastor Rasmin. Pagpalain mo po, O God, na patuloy na pasaganahin pa, patuloy ang kanilang mga buhay. Gayun din naman din ang aming kapatid na kamanggagawa sa ubasan na si Pastor Archie Basarte kasama ng kanyang asawa, Lord, at ang bumubuo ng SCB Daily Live Streaming at higit sa lahat, Panginoon, ang kabuuan, Panginoon, ng buong tribo ng SCB. Lord, I declare and I pray to bless us, O God. Marami po salamat. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. Bless everyone. Bless us. Bless us. Sa lahat ng papuri pa sa salamat kina kilahat ko alatiyan. To God be the glory. To God be the glory. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.